Laki rin pala. Paano kaya nila pinagkasya sa ano to, lalabag? Eh, yan lang sa'yo? Mayroon pa dun eh. Kanina pa ako nagdadaldal mga guys, hindi ata naka-open yung GoPro natin. Ang naka-open lang itong front cam natin mga guys. Hindi ko alam kung na-record ba yung mga pinagsasabi ko kanina mula dun sa ano natin, sa pick up point. So nandito na ako mga guys along C5. Pupunta na tayo ng drop off point. So nakuha na natin yung ano natin, yung item. So ito ay Pateros Marikina, first booking natin mga guys. So time check ulit tayo mga guys. 2:03 PM na. At kung makikita nyo naman eh, talagang medyo masama ang panahon, pero at least hindi umuulan, di ba? Makatapos ang naulan kanina. May less 3 pesos pala mga guys kapag ano, may vaccination card ka sa Petron. Ewan ko lang mga guys kung ano ha, kung same din sa mga ibang gasoline station. So dito nagulat lang ako, tinanong ako kung meron akong vaccination card, sabi ko meron. So pinakita ko lang, then yun, meron tayong less 3 pesos. Diba? Malaking bagay na din mga guys. 3 pesos is always 3 pesos mga guys, kahit anong gawin mo 3 pesos pa din yan. $1.44 po. Thank you po. Time check tayo mga kuys, 2:39 PM at may nakuha na tayo, Marikina Pasig. So abo na to mga kuys. Ang kinagandahan dito syempre, hindi nila na isama yung purchase service. So alam nyo na, buo nating makukuha itong 50 pesos. Ano to sir? Bibingka. Yes. 600 yan na ma'am, no? 600? Ay, kayo mag-babay. Aabo, no? Apa. 600 po. Thank you po. Second booking, mga guys. Marikina Pasig. Let's go! Hello po. Wait lang po ma'am, sinisecure ko lang po yung motor ko. Baka po kasi may mawalang gamit. Wala po kasi nagbabantay dito eh. Wait lang po. Dito kasi nakapin ma'am eh. Nakapin yung location. Opo, bali 764 po. Ano? 764 po. Ano? Thank you po. Salamat po kuya ha. Thank you po. Time check tayo mga kuys, 3:34 PM at may nakuha na tayo, Pasig to Quezon City. So punta na tayo mga kuys sa ating pick up point. Medyo natagalan lang tayo dito sa drop off natin mga kuys kasi lagpas kasi yung ano, yung napin ni ma'am sa entrance. So naglakad na lang tayo pabalik kasi mag U-turn pa tayo. So malayo yung iikutan natin. Naabot na tayo ng ulan mga kuys. Bali ano yan ma'am? Ha? Ano po yan? Damit. Thank you po. Kay Eden po sir. Eh, diyan mabigat lang, sir. Okay na to, sir. Thank you po. So, time check tayo, mga kuys. 4:20 PM. At nandito tayo sa Marine Project 6, Quezon City. So, may nakuha na tayo. Quezon City to Cainta. Kaso, malayo yung sa pick-up point, mga kuys. And so, medyo nakakaramdam na ako ng ano,
lalong pananakit ng balikat ko dito sa tinurukan, mga kuys. Napuwersa ata ako dun sa huling din wrap up natin na mabigat, dalawang plastic yun na mabigat, mga kuys. Ay, sakit. Kaya naman, mga kuys, kaya nga ako bumiyahin ngayon, kahit kakapaturok lang natin kahapon. So kaya yan, kaya, tiwala lang. So ito, antay ulit tayo ng booking, mga kuys. Time check tayo, mga kuys. 4:27. So may nakuha na tayo. Quezon City to Makati, medyo malayo yung pick up point, 3.9 kilometers. Okay na to, mga kuys, kesa yung kunin natin eh mga already paid. Ano, puro already paid kasi to, mga kuys, eh. Meron man, kaso sobrang layo na. Ito, tinignan ko to kanina, nasa 6 kilometers na yan, eh. Let's go, mga kuys. Tanggalin na lang daw sa ano, ma'am. Kasi gantong ay ano rin daw yung last time na inano nila, eh. Oo, lagi na kasi binubuksan, may lalabag, eh. Hindi pwede namang lalabag. Ito puro takip, ma'am. Takip. Laki rin pala. Paano kaya nila pinagkasya sa ano to, lalabag? Hindi ko alam, kuya, eh. Kaya madalas nakakancel yung order niyan. Eh. Yan lang sa'yo? Meron pa dun, eh. Meron pa, parang ganto din yan. Ganto yung laman yan, eh. Naisip ko pa paano gagawin dito, eh. Ganun naman talaga dapat. Ilalagay kung anong item, no? Kung ilang kilo. Kaso wala, eh. Tsaka dapat yung gumagamit ng app ng Lala Move, may ano, complete information, no? Para walang nagpipick booking. Wala, eh, kumita lang din si Lala mo, okay na, eh. Dual drop, 187, bigay 250. Oh? Okay, ayos. Takbon chabi ka niyan. Takbon chabi ka niyan. Eh, ingat. Sobrang laki pala nito, mga kuys. Mahirapan tayong sumingit-singit nito. So, sinubukan kong kontakin si customer, mga kuys, at sinubukan kong magpa-add kung papayag. Pero kung hindi, okay lang din naman. Wala, ganun talaga, eh. Nakuha naman na natin siya. So, yan, kung makikita nyo, nakita nyo ba, mga kuys? Sakto lang hanggang sa ulo natin. Mahirap kasi, baka bigla tayong masita. Mahirap na, so sana hindi. At inaalala ko lang, baka malaglag, pero sana wag malaglag. Naka-scotch tape naman siya, mga kuys. Uy, grabe. 600 meters, turn right toward Epifanio to Los Santos. Yun, ah. So sana wag lang tayo abutin ng ano, ng malakas na ulan. Okay lang yung ambon-ambon, wag lang yung malakas na ulan, mga kuys, kasi malaki yung dala natin. May box pa dun sa loob ng box natin. So sana di tayo machempuan ng mga crocodile dito, mga kuys. Hindi tayo masita na overloading yung ano, dala natin. Sinabi kasi, mga kuys, nung isang kalala natin doon, yung kasabay natin nag-pick up nito, eh pag mga ganto daw, nagpapa-add sila. So, pero hindi naman natin mapi-please yung ibang customer na magdagdag. Kasi nga kung ano lang yung nakabook, pero syempre, pag sa mga ganto, dapat nagpapa-add talaga tayo, mga kuys, kasi sobrang laki na kasi nito, eh. Parang ganyan, no? Ang laki din, no? Pero karton siya, mga kuys, oh, puro makarton yung dala niya. Pero kahit na, malaki pa din kasi siya, mga kuys, eh. Ang inaano kasi natin dito, mga kuys, hindi yung gaan, yung laki. Yung laki yung inaano natin. Kasi sa bigat naman, mga kuys, depende rin yan, eh. Kasi ang maximum ata is nasa 20 kg. Siyempre, pag lumagpas na ron, pwede ka na rin magpa-add. Kasi siyempre, sobrang bigat na nun. Kumbaga, sobrang laki na ng kain ng gasolina nun. Kasi persado talaga yung makina. So ganun yung ano, yung alam ko, mga kuys, ha. Hindi ko lang sure kung tama yung sinasabi ko.
So sabihin nyo na lang kung mali, para at least aware din yung iba. Comment nyo na lang sa comment section. Ayan, pag sa sobrang laki, dapat nagpapad tayo. Hindi ko sure kung ilang length yung ano, ilang width tsaka ilang length yung ano, yung maximum pagdating sa motorsiklo. Pero yung bigat is alam ko nasa 20 kg nga. So pag lumagpas na ron, syempre kailangan na rin naman natin mag-demand. Kasi lalo na ngayon na sobrang baba na ng base fare ni Lalamove. Pero kumbaga hindi naman lahat, kumbaga parang sa mga matutuman lang ata, ang booking ata, mga kuis, dun lang ata yung 44 na base fare. Kunyari, for example, matumal sa Bulacan, ayan. So ang base fare dun sa Bulacan is 44 pesos. Pero siguro kung dito sa Manila, ganyan, hindi ko lang sure mga kuis, ah. For example lang naman to sinasabi ko. Dito sa Manila, ayan, siguro mga nasa 50 pa rin yung ano, base fare. Correct me if I'm wrong na lang mga kuis, kasi hindi rin ako masyadong nag-ano sa ano nilalamove eh. Kumbaga, hindi ko na lang din talaga iniintindi. Ang iniisip ko na lang talaga mga kuis, meron tayong may uwi sa kanya-kanya nating pamilya. Yun naman kasi importante dito mga kuis eh. Kumbaga, yung pagod natin the whole day, ipahinga lang natin yan. Kinabukasan, okay na ulit. Kaya nga, lagi kong sinasabi mga kuis, wala tayong choice kasi ito lang yung meron sa ngayon. Pero kung may mga options kayo, siguro mas maganda doon na lang kayo. Huwag nyo nang piliin maglalamove. Kasi marami na ding ano, nagsasabi na pangit ng araw kay Lalamove kasi ganto ganyan. Sobrang baba ng pair, sobrang baba ng kilometer. So wala. Kahit sobrang baba na mga kuis, kailangan pa rin natin magtiyaga. Kasi nga, ulit-ulit tayo, ito lang yung meron sa atin mga kuis. Pero kung gusto niya talaga mag-delivery, pwede din naman. Katulad ng ginagawa ng iba, for example, nakaangkas sila tapos may Lalamove bag sila or Mr. Speedy, parang ganon. Ganon yung ginagawa nila ngayon mga kuis. Pero wag na wag lang kayo magdo-double book. Ayan, mahirap yan mga kuis, mahirap mag-double book. Kasi yung ibang ano, yung mga ibang customer masiselan, lalo na kapag tinatrack kung nasan na kayo, kung nasan na kayo banda. Kaya yung iba ganon yung ginagawa. Kumbaga ako, papunta ako ng Makati. Sa Makati natin ito i-drop off. Kunyari, meron ako isang account na kay Mr. Speedy. Siguro along the way, ayan. Papunta ako ng Makati, maghanap ako ng booking kay Mr. Speedy na papunta rin ng Makati. So, ganun ata. Ata, mga kuis, ganun ata yung ginagawa nila. Hindi lang ako sure. Kasi hindi ko pa naman nasubukan. Pero mostly naman siguro ganun yung ginagawa nila. Alangan naman na magdadrop sila ng Makati. Tapos, yung sa Mr. Speedy nila, magdadrop ng Caloocan, di ba? Hindi naman siguro pwede yun. So possible talaga mga kuis, ganun yung ginagawa nila. So pasensya na kayo mga kuis kung medyo naging madaldal ako ngayon. Kasi ganun nga, gaya ng sinasabi ko sa inyo, nagsasalita ako kapag meron akong gustong ipaliwanag sa inyo or i-share, ganun mga kuis. So biyay na muna ako mga kuis at matraffic talaga. So ride safe sa atin lahat mga kuis. Bahala na kayo ma'am. Kahit magkano na lang. Magkano? Ikaw ma'am, kahit magkano. Thank you po. Time check tayo mga kuis. 5:49 PM. At may nakuha na tayo. Makati to Valenzuela. COD, syempre kinaganda na naman ito. Walang purchase service. So buo natin makukuha yung 50 pesos. Tapos yung charge is 197, tapos yung abono natin is 2K. Yan po yun, ma'am. Opo. Wala kasing box. Kasa kaya dyan. Kasa min, ma'am. Sinabi nyo, ma'am, sa kanila na may additional ano po? Ako na lang magbabayad po yan. Ah, kayo na lang po magbabayad nung 50 pesos? Yung pero sa shipping sa kanila po. Sige po. Sa shipping. Tapos ito, binin mong tubig ba? Ay, okay na po. Sige lang, thank you po. Salamat, ma'am.
Bali yung kukunin ko sa kanila, ma'am, yung 2,000. Apo, tsaka yung... Ito kasi baka akala nila scam ako. 197. Sige po. Ayos na po ba yan? Apo. Ayos na. Sige po. Kasha po. Ay, kasha yan, ma'am. Kasha. Kasha yan. Bali, ito po yung 2,000. Mag-update. May number naman ata ako. Apo, ma'am. Sige, mag-update ko sa akin. Apo. Sige po, ma'am. Thank you po. Salamat po. Bait ni ma'am. Binigyan tayo ng 100. Kambili daw ng tubig. Pagka sinuwerte ka nga naman ng ano, ng customer, bukod pa yung 50 pesos kasi nga abono. Si ma'am na yung nagbayad. Pag mga ganun kasi, mga kuys, hindi ako basta-basta tumatanggap eh. Kasi syempre nakakahiya, di ba? Iniisip ko rin yung side nila. Kasi syempre, pare-parehas lang din naman tayo mga naghahanap buhay, di ba? Every cent talaga, mga kuys, is importante talaga sa atin yun. So let's go mga kuys. At mahaba-habang biyahe ito. 1 hour and 3 minutes. So sana pagdaan natin ng EDSA eh hindi na ganun ka-traffic. Kasi tinignan ko sa map kanina, mga kuys, talagang mamula-mula. At syempre sana huwag tayo abutan ng ulan at naambon. Ilang beses na ako nagkapote, mga kuys. Kaso humihinto yung ambon. So ginawa ko, tinanggal ko na. Pag nagkakapote tayo, humihinto yung ambon eh. Sobrang init. Nakakaramdam ako ng ginaw. Syempre, dahil pa din to sa vaccine na tinurok sa atin. So sana by tomorrow, mga kuys, okay na talaga ako. Okay na yung pakiramdam ko. Sana mga kuys, lahat ng customer kagaya ni ma'am, no? Yung tipong mag-aalala sila kung kumain ka na ba, nagberienda ka na ba, may tubig ka ba, yung parang ganun. Nakakataba ng puso kasi may nag-aalala sa inyo na syempre alam nila na maghapon tayo nasa daan. Syempre alam nila yan na mainit, minsan inaabot tayo ng ulan, di ba? Kahit pamerienda man lang nag-aabot sila. So nakakataba ng puso. Siguro kung ganun lahat ng customer, mga kuys, napakasarap bumiyahe. Hindi mo iisipin yung ano eh, yung pagod eh. Kasi kada may makuha kang customer, kumbaga parang ganun yung ano, yung bungad sa'yo. Although sabihin natin na porket nagbigay si ma'am, eh ganun na agad, di ba? May mga customer, mga kuys, na nagpapaalala kahit hindi sila nagbibigay. Katulad nung mag-ingat ka, dahan-dahan lang, yung mga ganung bagay ba, di ba? Kahit sa mga ganun salita lang, mga kuys, nakakataba ng puso yung ganun. Kasi naiintindihan nila yung pagod natin. Unlike ng iba eh, talagang mapa-deliver lang yung item nila, okay na. Diba? Sabi ko sa inyo, naniniwala pa rin ako na mas marami pa rin talagang mababait na customer na marunong magbigay. Layo nang narating natin, mga kuys, Valenzuela. Layo pala rito. Bali, 2,197. Thank you po. Naabot na tayo ng curfew rito, mga kuy, sa Valenzuela. Time check tayo, 8:02. Damaku ang booking, mga kuy. At naulan pa. Damaku. May mga lumalabas kaso kanina. Tagal mawala kaso ang lalayo. Ngayon naman wala, no. So patila lang tayo sa grit ng ano, ng ulan. Tapos lipat tayo ng pwesto. Di naman ganun kalakas, mga kuys, kaso pag sinugod mo kasi mababasa ka pa din eh, ayoko na magkapote. Agaantay ako ng ano eh, pauwi na sa atin, yung malapit na sa atin para diretso bahay na. At ako'y pagod na rin, mga kuys. May nakuha na tayo, mga kuys. Valenzuela Taytay. Sayang. Sayang ngayon pa lumabas tong Valenzuela Pasig. Ang tagal makuha, oh. Wrong move, wrong move. Kanina kasi okay na eh. Sana pinagkukuha ko na lang yung kanina. Eh ika nga nila, mga kuys, nasa uli ang pagsisisi. Ito, mga kuys, ginawa na natin, no? Ayan, nasa 4.9 kilometers to kanina, mga kuys. So 3.8 kilometers na lang, nandun na tayo sa pick up point. Ano pala ito, mga kuys? Malabon. Malabon to Taytay.
hindi siya Valenzuela. Kaya medyo malayo yung pick up point. Ito po yun, wala namang putang link. Sige po. 1-4 exactly to, no? Apa. 1, 2, 3, 4. Pabilang na lang po. Kasama ang K9. Okay na po. Thank you po. Pang 6 na booking na to, mga kuys. At umuulan pa. So, mababang biyahe na naman, mga kuys. Ito ay 38 minutes. 25 kilometers, mga kuys. So, ride safe sa atin. Ride safe. At maulan. Bali yung total, ma'am, ano po? 1,643 po. Ito po yung ano. Thank you po, ma'am. Time check tayo, mga kuys. 9:58 PM. At ay naabot na naman tayo ng gantong oras. So wala tayong makuha na ano, na malapit sa bahay, pero at least itong nakuha natin. Eh sa tingin ko naman medyo mas malapit, kainta naman siya. At least pabalik pa rin doon, mga kuys, unlike kapag dito tayo manggagaling sa Taytay. Eh talagang ano, malayo sa Makati. So siguro last drop off na natin yung kainta, mga kuys. At bye-bye na natin pauwi. At anong oras na din, inabot na naman tayo ng alas 10 sa kalsada. So time check tayo, mga kuys, 10:42. So dito tayo somewhere in Cainta, mga kuys. So last booking na yun, mga kuys, tapos uuwi na tayo. So check natin, mga kuys, mula rito sa location natin sa Cainta hanggang sa tambayan natin. So 11 kilometers din, mga kuys, medyo malayo-layo. So 7 bookings, mga kuys, 855 from 2 PM hanggang 10:45. So 15 minutes na lang, mga kuys, mag-11 na. So ito yung kinita natin, mga kuys, na malinis. Pero hindi ko pa naano dito, mga kuys, hindi ko pa nalilis yung gas natin. So nabuwasan ako isang bar, siguro mga nasa ano yan, mga 50 pesos or 60 pesos. 1, 2, 3, tapos 4. So 1, 4. Itong 1,000, mga kuys, ito na yung malinis natin na itatabi. So ito na yung para sa bahay. Tapos 1, 2, 3. So itong 400, mga kuys, iaano natin to. Yung 200 ilalagay natin sa top up. Tapos yung 200 pang gas. Tapos yung sumobra doon, mga kuys, pandadagdag na lang natin sa mga susunod na biyahe. So maulan pa din, mga kuys, at ito pa uwi na tayo. Lobot na yung front cam natin eh. So share ko lang sa inyo, mga kuys, yung kinita natin. So ulitin ko lang, mga kuys, yung sinabi ko kanina about sa mga pinapadala ni customer. Kung sa tingin nyo medyo lugi kayo sa bigat, lugi kayo sa laki, wala namang problema na tanungin nyo si customer na kung pwedeng mag-add sila. Pero kung hindi naman, tsagayin na lang natin, mga kuys. Ganun naman talaga eh, kasi nakuha na natin. So sayang din. Kesa wala, mga kuys, matenga tayo, kakaantay ng booking, at least meron. Ang importante naman kasi dito, mga kuys, hindi tayo natetenga. Kumbaga, hindi tayo nag-aantay masyado ng matagal para lang magkaroon ng booking. Pero syempre, mga kuys, gaya ng sinasabi ko sa inyo, kung pumayag yung customer dun sa drop-off, di mas okay, di ba? At least kahit papano, pandagdag din yun. Basta, mga kuys, ang lagi nyo lang tatandaan, maging ano tayo, maging respectful tayo sa mga CS natin, kahit na ganun yung ginagawa nila. Pero once na nakaramdam kayo na binabastos kayo, kung kaya nyong pagtsagaan na wag na lang patulan, wag nyo na lang patulan. Pero kung hindi talaga kaya, mga kuys, siguro kayang-kaya nyo nang i-handle yan. Nasa inyo na yan kung paano nyo i-handle yung mga ganong sitwasyon. Kasi hindi naman lahat nakukuha sa init ng ulo. Pero syempre, hindi naman natin may iwasan na iinit yung ulo natin dahil sa mga sinasabi ni customer. Pero wala, ganon talaga, mga kuys. Kasi alam nyo naman, gaya ng sinasabi ko lagi, kapag ganyan nangyayari, malamang sa malamang, di ba? Tayo pa rin talaga ang talo sa uli. So hanggat maaari, mga kuys, ako ang ginagawa ko pagdating sa mga customer talaga, talagang hinahayaan ko na lang hanggat maaari. Timpi, pagtitimpi talaga yung ginagawa ko. So siguro, mga kuys, hanggang dito na lang, at maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin, sa walang sawa niyong suporta. At nandiyan kayo lagi.
Kahit na alam nyo naman na ganito lang yung nagagawa nating content. So maraming maraming salamat sa inyo mga kuis, sa walang sawang suporta ninyo. At syempre mga kuis, gaya ng lagi kong pinapaalala sa inyo na ride safe always, work hard, let your success be your noise. Till then mga kuis, and see you in the next vlog. Peace!